Napaganda rin ang view dito sa may Hanging Bridge. Dun sa pinakataas yung Bali-inspired nila. Tapos ayun sa gitna yung spider web. After nila mag-breakfast, bumalik sila dito sa tent. Ayan, parang inaantok-antok pa si Zane. Nag-gadget lang sila sandali tapos naglaro na sila. Talagang nabawasan yung screen time nila dito. Madalas naglalakad-lakad lang sila dyan. Tapos ito si Zane, nag-bubble gun lang muna. Hinihintay niya kasi yung kapalit nung pool namin. Hindi na kasi napalitan kahapon kasi gabi na nung nakita na si Rasha. Enjoy naman siya dito. Tapos nag-badminton pa nga sila ng kuya niya. Dahil nga sa sobrang ganda ng view dito sa spot namin, di na namin nagawang mag-ikot. Hindi nga kami nakaakyat dun sa taas. Ang cute na mga nagsuswimming ng duck at goose. Dumating na nga yung pool. Sobrang excited na nga nung dalawa, tignan nyo naman. Hindi na nga nila nahintay mapuno. Nanguna na nga talaga tong si Zane. Buti na lang at inabutan pa namin to kasi last na lang itong pinaparent nilang to. Halos na-rent na kasi lahat. At mas maganda to dun sa una naming ni-rent kasi mas malaki siya. Tignan nyo naman, enjoy na enjoy sila. Nakaka-enjoy pala talaga mag-camping, no? Ayan at napagod nga si Zane at natulog na naman. Siyempre, sinamantala na rin namin ni Hubby kaya nag-swimming na din kami. Habang tulog si Zane, tignan nyo naman yung view, napakaganda. Akala ko talaga nung una hindi kami mag-i-enjoy sa camping. Kasi first time namin mag-camping. Pero nakaka-enjoy pala talaga. Kahit nga si Hubby at yung mga bata eh. Nung una parang ayaw nila sa idea ko. Pero ngayon sila pa yung naghahanap ng place kung saan ang next camping namin. Tulog na nga ako, may nakita pa ako nagko-concert dito. Ayaw na nga umalis dun sa tubig. Hindi naman halata na nag-enjoy siya, diba? Diyan na din siya naligo. Tinamad na siyang umakyat dun sa may CR. Feel na feel mo talaga dyan ah. Nakacharge lahat yung fan namin pero malamig pa rin. Kinaumagahan, nag-swimming na kagad yung dalawa. After nila mag-breakfast, tapos ako naman, eto, nagko-coffee. Habang pinapanood ko sila mag-swimming. Sulit na sulit talaga yung swimming pool sa kanila. O diba, ano ba bang hahanapin mo dito? Kung sa resort ka nagpunta, ang daming tao. Hindi ka na halos nakapag-swimming. Dito, solo namin. Pati yung pool. Tapos napakaganda pa ng view, nakaka-relax. Tingnan nyo, nakakatuwang panoorin yung mga duck at mga goose. Nagsuswimming din sila. After nila mag-swimming, humiga ulit si Zane. Tinanggal ko na nga yung bedsheet kasi magliligpit na kami. Tapos nakita ko si Kuya CK, nakatulog na din siya. Maya-maya nakatulog na din si Zane. Buti ba dito, nakakapag-nap time sila sa bahay maghapon gadget. Pag pumunta kayo dito, huwag nyo palalampisin na hindi tikman to, napakasarap. Melon flavor yung sakin, tapos yung kay Kuya CK naman, yung choco, yung sarap daw. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung puno, kaya hindi mainit dito sa pwesto namin, napaka-presko. Nagising na nga si Kuya CK, tapos si Zane tulog pa din. Feel na feel niya yung presko ng hangin dito, tignan nyo. Ang lakas kasi ng hangin kahit tanghali. Bago kami umalis, sinubukan muna nila tong Hanging Bridge. Ako taga-video na lang kasi natatakot ako. Doon sa pinakatuktok yung Bali-inspired. Tapos yung parang net na yan, yun yung spider web. Napakadami mo talagang pwedeng gawin dito kaya hindi ka maiinip kahit day tour lang. Pero mas maganda kung overnight.